Hi guys, welcome back. Today since lockdown, siguro marami sa atin nagkaroon ng time magbonding sa family. Iba sa atin natutong magluto, maglaro ng ML, manood ng Korean novela, at iba sa atin naglaro ng PC o nag-aral ng mag-TikTok. Nag-TikTok na rin yung iba, at saka siguro iba yung nag-aaral ng gitara, nagkaroon ng maraming time nag-aaral ng gitara. So kagaya ko, karoon ako ng maraming time mag-gitara dahil kasi before lockdown, weekends lang ako nakakapag-gitara dahil may work ako. So ngayon, halos everyday nagagamit ko na yung gitara ko. So naisip ko na i-revisit review tong gitara ko na Disco Encantado, yung acoustic na binili ko for more than 1 year na. So makikita natin, tingnan natin kung meron ba siyang defect, issues, o gas, fades, ganun. So yun, although before, hindi ko naman siya masyadong gamit dahil nga sa work. Pero nagamit ko lang siya heavily noong December kasi magkakaroon kami ng Christmas party. Ang presentation namin tutugtog kami, acoustic band kami. So since December 1, halos araw-araw nagagamit ko na to hanggang mag-Christmas party kami. So talagang solid ang gamit ko noon. Tsaka ngayon, yung lockdown, halos araw-araw nagagamit ko na siya. So yun, tingnan natin kung meron ba siyang issues or defect after for using for more than 1 year. Well, tingnan natin. Normally kasi, pagka nag-gitara tayo, ang nagkakaroon ng fade dito o kupas. So sa akin, nakikita nyo, wala pa namang fade. Ano to? Medyo may dumi. Nagkaroon lang siya ng dumi. So far, smooth naman siya. Nagkaroon lang siya ng konting dumi. Pero maaalis naman. Siguro dun sa ano ko to sa braso ko. Maduming braso ko. So yun. So far, smooth naman. Ito wala to. Talagang normal to Nung binili ko siya, ganito na siya. Parang kulay lang siya ng wood. Ito, hindi ko ulit matesting kasi wala akong amplifier . Nabaha yung amplifier ko before . Pero nung ginamit ito nung Christmas party, okay naman siya. So yung strings ko, yung pa rin, hindi ko pa rin siya napapalitan since na binili ko siya. So yun. Ito, mukhang stainless to. May nagtatanong kasi kung stainless ba itong mga ito, tsaka yung machine head. Parang stainless siya kasi as of now, wala pa siyang kalawang. Sa machine head, intact pa naman, masikip. Hindi siya maluwag kagaya, diba? Ito parang medyo maluwag siya, pero hindi mo naman hinawakan, hindi naman siya gagalaw. Yung iba okay naman. Yun pa rin yung sticker. Yun, kagaya na sinabi ko, hindi pa rin napapalitan yung strings ko, yung set of strings ko na libre. Nandun pa rin nakatago sa bag, scope bag. Sa neck, wala naman siyang mga chip na paint dahil hindi naman mamahaba kuko ko pag nag-gitara ako. So, yun. Tapos dito, okay pa naman siya, intact. Hindi ko pa rin siya nabubunot since na binili. At yung hindi ko nagagamit yung truss rod. Kasi okay na ako sa sa setup . Ito. Lobat na. Ang fishman ko. Battery. Kasi napansin ko dito yung battery nito, yung pickup na to. Yung Christmas party namin, ginamit ko kasi, heavy duty lang na ever ready. So, for 1 hour lang, wala na na-drain na siya. So, nire-recommend ko gamitin yung Energizer na battery. Kasi, ang bilis malobat. Nakadalawa kaagad ako nun . Hindi ko nabili yung 9 volts na Energizer. Kung nagkataon, hindi kami nakatutog ng maayos.
yung napansin ko dito sa Fishman pickup na ito, malakas sa battery compared dun sa gamit kong gitara before, yung Fernando. Medyo matipid siya sa battery. Yun lang napansin ko. So, yun. Tapos, sa tunog nito, ang sa preference ko, ha, sa akin lang, mas gusto ko ang tunog ng Fernando ko, dating acoustic guitar ko. Binahalan kasi yun, kaya nasira at natumba. Yan, nakabilay ko nito. Kasi yun, tunog nun, eto, yan, yeah, walang pick. Doon kasi, may pick na, ganito yung tunog niya. Ganito kalakas. Balansi kasi yung tunog nun eh. Kahit may pick ka, marinig mo yung bass, pati yung eto, yung lower strings. Dito kasi, eto, balansi to pag walang pick. Yan, may bass, tapos dinig mo siya. Pero pag nilagyan mo ng pick, sobrang lakas na. Malakas siya. Parang di mo na siya maririnig yung bass. Na-overpower ng ilalim na string. Ito. Pero recommended ko to sa mga outdoor use na yung hindi gagamitan ng amplifier like drinking sessions, sa mga beaches, yan, mga walang speakers kasi dun eh. Malakas siya. Pero sa indoor, hindi ko siya magamit ng mapig eh, kasi maiingay masyado, masyadong malakas. Pagka-preference ko, walang pick. Kagaya na sinabi ko, kanya-kanyang taste yan, kanya-kanyang pandinig. Saan kasi mas gusto ko pag walang pick, balansi siya, may bass, pati yung ilalim, dinig-dinig. Yung pagka may pick, ayan o. Ayan, may pick, ang lakas o. Yun, recommended sa mga inuman, sa mga beaches, mga outings, mga outdoor. Yun. Yung mga hindi kinagamitan ng amplifier. So, okay siya. So, recommended ko pa rin naman to sa mga beginner. Although, mura lang naman kasi siya eh. Hindi ko lang alam kung available pa online. Ayun. Tingnan natin kung may bukol na dito. Kasi normally, pagka kapipihit, katotono, nagkakaroon na siya ng out dito eh. So, tingin mo. Wala naman, diba? Wala pa. Hindi pa ganong naangat. At makinis pa siya, wala pa siyang crack. Iingat ako rin. So, hindi siya nagagasgasan. Hindi pa siya nauuntog o ano man. Kahit aksidente yung untog, wala pa. So, makinis pa rin itong yan. Yun lang, hindi ko rin mag-testing ulit ito. Kung may issue ba siya. Kasi wala akong amplifier. Last time lang ginamit ko ito nung Christmas party namin. So, yung sa machine head, yan. Medyo okay naman sa akin. Okay pa naman. Ito lang medyo ano eh. Hindi naman, okay naman siya. Intact. So, yun. Yun lang yung revisit review ko sa Isko Encantado. Recommended pa rin siya. Maganda. Maganda yung tunog niya. Solid. Malakas. Lalo pag may peak. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo yung review na to. Revisit review ko sa Isko Encantado Acoustic Guitar. So, yun lang. Thank you. God bless. Stay safe.